Akong giyam niyo ang tanan sa pagdingdong. Open your Bible to the book of Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Inyong ipakanta si Brother John, doon na mo yung utang nila nga paniuntoron. Okay, Philippians chapter 3 verse 4 down to verse 14. Philippians chapter 3 verse 4 down to verse 14. Say amen kung nga na. I read verse 4, kamo sa verse 5 and then sa verse 14 atong pagadunganan. Okay? The Bible says in the book of Philippians chapter 3 verse 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. And be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is acquired by faith. That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. If by any means I might attain to the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either will already perfect, but I follow after, if that I may apprehend, for that for which is also I am apprehended for Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, read the read. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Notice verse 13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Happy and a blissful New Year to all. Let's pray. Precious Father, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, thank you. Salamat sa kaigayunan ngayong maghihatag ka na mo, Lord God, na makapangalagad kami kanimo ni ining kabuntagon. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, o ba ni Ginoo nga mong servisyo karon, o ba ni ang mensahe nga pagadalohon sa mga ubos na alagad, wala mi mahimo Ginoo kung wala ikaw. Hahimuang madaugo na nga mo ang pagsimba karong kabuntagon, Lord God. Kita na lang diyan pong pasalamatan sa pangalan ni Ginoo Kristo ang personal o buktong manuluwas. In Jesus' name, amen. Thank you. Be seated. Happy New Year sa tanan. Amen. Yeah. Kita ko sa inyong mga video. Nalipay ko nga nag-enjoy mo sa New Year, sa celebration sa New Year. O, sila ko din rin. Nag-enjoy ko sila din. Salamat sa Ginoo. Maybe next year, I don't know. After this year, maybe we have a year-end fellowship. Meetingan pala sa leaders. Kaya ang New Year karon is ang 31 is it is Sunday. Una nga sa ato ang commitment form nga naa din ha karon sa inyong mga kamot, pilapin na ninyo pero na dili mo tigong sabot nga karon na nato ihatag. So we do na pa moy negative next Sunday ninyo ihatag. I pray kung unsa inyong ibutang din ha. Kaya na inyong kanang commitment nga ito sa Ginoo, no? Duha ka buok ang form nga inyong nadawat, ihatag na dire balik sa church ang isa para dunay copy ang church, and then imuhan ang isa para iampo nimo. No? So ang ato ang 15, no? Sa grasya sa Ginoo. 15
founding anniversary at Thanksgiving Sunday is on December 17. Kaya ang Sunday sa December is 10, I think. 10, 17, 24, and 31. Sakto ko? Oh. So, di man ta pwede mag-celebrate sa ato ang founding anniversary sa 24. Di po pwede sa 31. Na? So, ari ta sa 17. Ha? So, mark your calendar. Sa mga magsumunod, yung mga adlaw, mag-finalize na nato ang ato ang whole year nga schedule, no? Sa ato ang church. Okay? Ha? A new year. The last 2022 or the last year, no? Imong makita mga igsoon nga we undergo trials, testing, and temptation. But thank God, no? Despite sa atong mga nagian, despite sa sitwasyon nga atong yatubang, bad situation, good situation, or any situation nga atong nagyatubang, no? Nakaabot na karong tuiga. 2023. Ang nakanindot, inani. Walay casualty. No? Salamat sa inyong prayer and financial help sa kay mama. So, naa siya karon sa paknaan. Tuwa siya dito nag-celebrate sa iyahang New Year. First time na wala may nagpuyog na nag-celebrate of New Year. No? Pero, salamat. I hope and I pray na we enjoy and let us welcome this New Year 2023. Three things this morning. First, this year is a year of receiving the chances to correct our past. This year is a year of receiving the chances to correct our past. So karong tuig ang mga igsoon, mao ni ang tuig sa pagdawat, no, sa kahigayunan, kapag correct sa atong mga past. Iyon ang Bible, mga igsoon, ingon si Apostle Paul, do I might also have confidence in the flesh? If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more, ingon si Apostle Paul. Then circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law of Pharisee, concerning zeal persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Tiyo mo? Siya mo nag-ingon sa iyahang kagalingon, blameless siya. Then, but what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Huh? Then, verse 8, and now ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Di mo daghag success na naangkon si Apostle Pablo. Huh? Na-attain niya halos tanan. Pero matod pa niya po si Pablo, mga igsoon, unsa may nawala niya, dako ang nawala niya. Naangkon na niya ang mga butang nga gi-offer ani nga kalibutan. Pero unsa ingon niya, I count it loss and I count it all. Hugaw. Di ba? Ikaw yung mong sa taong mga isuan ang kalibutan, ang gitanaw sa kalibutan is ang atong success. The reason why maningkamot yun ta, the reason why na buhato na to tanan mo, succeed lang ta. Because requirement ta sa kalibutan, success. Ha? I-please ka sa mga tao, i-please ka sa kalibutan, kung maabot ni mo ang nahimutangan ni mo, kung musaksin ka. Pero yung iran ka sa kalibutan, kung ma-fail ka. Ha? Pero ang success sa kalibutan, mga igsoon, kung ang imong focus kalibutan, it is failure at ubangan sa Dios.
kita, failure at umangang sinda. Maybe last year, nahimo kang successful. Maybe last year, ni-succeed ka sa imong career, ni-succeed ka sa imong trabaho, pero nalimot ka. Ang hinungdan di ay nga ni-succeed ka isang Ginoo. Ha? Di kalimta di mo, ha? Unsa ang mga maayong butang nga nahimo sa Dios kanimo? Nga wala ka naabot sa imong nahimutangan karon kung wala ang Ginoo nga nagpahimutan nimo dihang dapitan. Ha? Success. But it is very sad, mga igsoon, sometimes our success or the world's success is God's failure. It may be good, but it may be not of God. Diba? This is a year of receiving the chances to correct our paths. Muligingon ni Apostol Pablo, mga igsoon, iyang ipakita sa mga tao unsa ang success gayam na angkod. Kinsa siya? Ingon si Apostol Pablo, ang hambog mo, ako po. Naamoy ka pang hambog, mas pa ko. Pero tanawa, yes, gibang hambog ni Apostol Pablo kanan, na success ngayon ni angkod. But at the end, mga isulingon siya, but what things were gained to me? Hindi ako wala. Those I counted loss for Christ. Unsa man ang mga butang na akong naangkon, unsa man ang mga butang na akong naging, unsa man ang mga butang na akong naginansya, I count it loss. Nice. Ingo na ba yung ngayon, set your affections on things above, not on things on this earth. Ha? Pero dilibuti pa sa bot, mga ngayon, hindi nila lang tawa na rama. Dilibuti pa sa bot, mga ngayon, hindi nila lang ato atiman at atimanon at mga libus. Dilibot di ba sa bot, mga igsoon, ya, dili na lang ta mangita og source of income. Da? Dili ingunana ang pasabot sa Ginoo. Ingon na Bible, mga igsoon, na false balance is a combination, ano daw ko. Tanang butang balance, dapat nakabalansi tanang butang. Kaya kung dili balance, mga igsoon, ingon na Bible, a false balance is a combination, ano daw ko. Ingon na Bible, in the book of Ecclesiastes, don't be righteous over much, don't be overmuch wicked. Ecclesiastes chapter 7 in the Bible, don't be righteous overmuch. Don't be overmuch. Balance lang yung son. Balancing. Sa asang butang, mahimot ang balancing. God given us 6 days to work. And God asking us one day. Na sa one day, dili pagid na 24 hours, dili pagid na whole day. Di ba? Sa one day, mga igsoon, magsugod alas 9. Moenta, 11:30 or 9:12. Balik ta. Pag alas 5, wala na natin. Ha? This is a year of receiving the chances to correct our paths. Gitagaan na sa Ginoo higayon to correct. Why? Because we are not perfect. We have a past failure. Now to correct our failure from the past. Kung ginayon, mga igsoon, failure is not final. Committing sin, it is not the end. Dili na mo'y katapusan na lang, napakyas ka. No. Don't stay on your path. Maybe, failure ka sa imuhang parents, children. Maybe failure ka sa imuhang partner. Then now,
This is the year. Ito correct. Don't stay on your past. Yan ang Bible na Ikson. Ingon si Apostol Pablo na Ikson. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Pero ang ingon ni Apostol Pablo, forgetting. Those things which are before. And reaching for those things. Nga naman, if you never forget your past on its own, you cannot move forward. Di ba yung people? If you never forget your ex, you cannot move forward. If you never forget your ex, you cannot move on. Nga naman, sige lang kagpang-stop. Tanang social media account, imo nang gi-fill upan kay para lang ma-stop nimo siya. Yo say, in denial ba kayo ta? No? Don't stay on your past. Correct. Your failure from the past. Ngano di ay mga igsoon ug na fail ka? Failure is not final. Failure is not an issue. The issue is this. Learn. You can commit mistake. You can commit mistake. I can commit mistake. We can commit mistake. Yeah? It is an issue? No. The lesson we learn. Yan naman. Kung pabalik-balik na lang mga itsura niya, wakay na natunan. That's an issue. This year is a year of receiving the chances to correct our past. The past failure. The past foolishness. Ang mga binunga, ang mga kabungang nato on the past. Yan mo. Huwag yung correct ka. Pamanigin mo niya po sa Pablo, I might also have confidence in the flesh if any other man thinketh that he hath whereof he might rush in the flesh, I more. Kinigihin mo niya po sa Pablo, may son. Before kaniyanto nga wala pa niya na angkon si Jesus Christ, mga binuang to. Ingon siya dire, I persecuted the church. Mga binuang to. Yun ay mga butang, mga igsoon, nga bisan Kristuhan, nga ta, nagbuhat, nagimuhapon, nagdili maayo, at ubangan sa Ginoo, binuang na! Okay na nga, ato kikulit. Yeah. Always na lang tumadunggan, may son, when you start wrong, you will end up wrong. Always na lang tumadunggan, may son, destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice. Then, we have a chances. We have a choices. Our foolishness. In the Bible, may so on. A rich man said, "No, kung saya kong buhat, daghan kong mga abot karong tuwing. Samtang nakatubang siya sa iyahang building, samtang nakatubang siya sa iyahang budika. Kung sa kaya kong buhat, nag-istorya siya lang siya. Sakto niya, nag-ingon, nag-ingon sa Kristo, parang tayo, daw-buhon. Naman, ang tao mag-istorya siya lang siya, ang salita wang eh. Sakto magpangisip ang tao, mag-istorya siya lang sa. Sakto ba? Ikaw po na makita ang tao niya, nag-istorya siya lang sa. Ang samahin mo kung ano. Ala ka, kung mayroon mo, nag-rosary mo na. Yan, kalit ang tatawa, labi na ka ng mga tao na
Sekarang gulit nagulit sa cellphone niya, sarap siya, nagpunit ang katawa. Kasi, kasi isulti sa mga tao, nabuha nga sa cellphone. Sakto, dili. O, di ba? Basta mag-istorya na niya, sarap sa, alams na. Muna ikaw, ayaw, di doon. Ha? Kaya ka Richman, nagatupang siya sa iyong budiga. Yun siya, sa kadaghan sa akong abot, asa ka na ako'y buda. Unsa kaya akong buhato? Yang ipangutana, yung kagalingon. Napakatutun, dito pagpun siya. Siya sa kasi, yung kagalingon. Ah, maunin akong buhato. Ikaw ko lang. Nasuway na, nasuwayan na ba na nimo? Ipangutana nimo kagalingon, yung itubagpun. Ah, para sa kabuang dito sa mental, gidool siya sa doktor, nagsuwat siya ba? Ingon ng doktor, o saan ay mong ibuwat? Nagsuwat ko, letter, dok, akong bisulatan, akong kagalingon. O letter. Ingon doktor, mao? Ya, kung saan, kama na na, ako rin ba? Nya unsa may isunod sa sulat na imong ipadala sa mga galing mo? Oo, ang sila ni doktora ni. Wala pa na ako napadala, oh. Wala mo na. Eh. Ah, yun siya. O sa kaya kong buhaton? Ah, mawag niya kong buhaton. Akong gugpon. Then magbuhat po niya. Dayon akong ibutan. Dayon ang akong buhaton, mo na lang paglingaw-lingaw, inom kaon, lingaw-lingaw, nakalit din siya katawa. Ikaw kung makakita kang tawag ilana, sakto pa na. Dayon ang gino, daw po. Ako ni mga isunat ay mga budang na ginahimo nga para nato nindo pero atubangan sa Ginoo. Ginoo. Amen. Kamantay mo? Yes. Oh? Kung kita lang ang masultiun, kung kita lang nga in this life mga igso, dili man ang atong gusto mo ay masunod. Amen. No? Kung kita lang. Eh, kung ikaw pa desisyon nun, pero wala ka din simbahan ay, kalindog itulog. Kung saan mo kung urasa na tulog, oh, ipugaw mo ni misis, ako niya, patulogas ako! Pinudili. Ha? Pero kayo ni Apostol Pablo, na ako'y mga butang, ang gustong buhaton, na dilin ako mabuhat, na ako'y mga butang, at dilin ako gustong buhaton, pero ako'y nabuhat. Why? Because dili kita ang mo-desisyon, dili kita ang magbuot sa atong kagalingon. Gusto man nato, nindog pa ni para nato, ewa sa ako ng ginaingon, it may be good, but it may be not of God. Nindog, sakto para nato, pero atubangan sa Ginoo. Let us correct our past positions. And then, let us correct our past fleshly desires. The Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. The Bible says, set your affections on things above, not on things on this earth. So, tiyan na kumain sa material things is the least blessing we get received from that. Amen. Huh? The Bible mentioned this, delight thyself also unto the Lord and he shall give thee the desire of thine heart. But sometimes, mga ito, our flesh our own desire. And the desire of our flesh is not God's desire. Yeah.
Nga naman, ang atong honor doon na kundi ipangando. Pero I am sure na kung unsa man ang ipangando sa atong honor, dili mo ang pangando sa Ginoo para nato. Dili mo'y gusto sa Dios para nato. Pero nahimot nato. No? Pero never too late. Dili pa ulahi ang tanong. Muna karong tuiga mga iksoon, muna ang panahon sa pagdawat sa higayon, pag-correct sa atas. Ikaduwa. Let us welcome this year, 2023, a year of rejoicing and renew our promises. New Testament, verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Now I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us renew our commitments. No? Let us renew. Nga nung gibalik man nato ang ato ang commitment form karon. Nga naman importante na nato. No? Dili na maudyon ang unsay gusto ni mo siguro, but at least do not kay tamdanan, at least do na kay pattern, at least do na kay matanaw nga imong iampo pangayon mo sa Ginoo. Nga naman dili man ang appeal sa ato ang budgeting, pero I believe ang Ginoo mo makatagana. For example, this January, we celebrate our 7th church anniversary. 7 is God's perfect number. BBM 1 because his number is number 7. Huwag ko nag-prophecy niya. Instead, January 31, atong imbobo, January 29, it is Sunday. And this Tuesday, I will be in Katipunan. I will talk to Dr. Lisalba. Pwede siya makawali ka po, pwede nga tayo. Because that's number 7. 7, church number 7. We have a few days to be there. But I believe God will do that. Kasi babuhal pa lang kanita ng kauman sa itong founding anniversary, ang lakang sa akin. Mapurloy man tanin sa banan, pero makakatuwid din. No? Eh, simple lang. Commitments. Na mag-renew na ito mga iksoon because doon na tayo, mga butang, mga iksoon, yung mga kapakyasan, nga pwede pa na itong usbon. Na kung nahuman man nato, na-fulfill man nato, yun natong ipadayon. Di ba? Yun na naman ang kinabuhi. No? Kung muna yung mga kapakyasan nga na ito, buo din natong usbon. Pero kung nakita nato nga na-fulfill nato, nahuman nato, natiwas nato, din ato ipadayon o mas ato abang dublima. No? Nga naman, importante man na doon na tayo commitments. Importante man ang igsoon. No? Doon na tayo pakigsaan, iha si Ginoo. No? Let us renew our commitments. Huh? Our commitments to our parents, children. First of all, our ministry, our first ministry is family. Don't forget it. Our first ministry is our family. Our first mission is our family. No. Our duty and responsibility to our parents as a children. Sinilwin ang iyong panahon, ang iyong panahon na nabili sa mga. O mula nilang anak na ko.
Pero akong ilan lang mga. Di lang akong gusto makadungog. Nakugihan siya dito sa simbahan, magabot sa balay, kapulan kayo. Pero siya, inanabi ako. May lang kasi ng lugar, magabot atong balay. Sa laing balay, doon ang hugas plato. Pagsabiro sa ilang balay, nanggahi ang mungo. Siya, inanabi ako. Sakto ko, sakto ko. No? Sa ilang balay, grabe po, sa laing balay, pulti mang limpyo. Oo. Pero sa ilang balay, nagkanyang hukat lang agi. Sa laing balay, mabahog pag mantika o patis ang sudaan. Pero sa ilang balay, manghagi sa buhay sudaan. Oo. Tangan sa din na akong runner, akong masugbo, no? Sidekick. Sa una, si Umil. O, karon, si Umil. Ilukan Umil na. Umil. Taga-schedule, pag-ugas plato, di na siya mugas, i-graduate na daw siya. Mil, hugay plato, Mil. Ah, manakwala. Oh, ano man? Sa una, buntag sa'yo. Wala, manuktok na, manuktok. Kaya ako na sa gilan, Mil, tulog pa ako kay late na kayo nakatulog. Tagaan na lang kang duplicate sa yawing sulod na lang. Inigmata na ako, wala, nahugas na, humanagugas ang plato, nanay tubig, ikaligo ni pastor. Nga, nanay kanon, pastor. Pero pag service yun, hindi ka ikan mo, ay, they're waiting. Iyan na daw gipasa ni Nilwin. At alam mo yung son, ano ba rin yun? Kumukuyog lang ka sa alagat sa ilinaw. Kamaya ka ito. Kulangin mo. Tanawak ni Lwin. Kung di na masunod ako, siya na masunod. Okay, anak. Yung masunod. Hmm. Sige na bagulbol, nakuha na lang. Basta ko, nakuha na lang. Ha? What I'm trying to say is this. You have a lot of time in the church. You work sa mga trabaho ng simbahan. But pag-abot sa kalimalay, zero ka. No. That's it. Huwag na na-peres, giinan pa mo. Kung ang inyong mga ginikanan, ang inyong mga anak, mananghi, mga atog simbahan, ayaw sila tuguti kung ang trabaho sa palay, wala pa na. Huh? Ay. Nga naman, priority ang trabaho sa lahat. Yes, priority man po nato ang pag-atong simbahan. Pero naon sa nato ang trabaho. Okay? Commitments to our parents, commitments to our partner. Let us renew our commitments to our partner. Huh? Sa una, sa uyab pa, o sa nanguyab pa, grabe. Ha? Hatod sundo, hatod sundo. Sa diyang nagka-uyab na, oh, hatag chocolate, hatag flowers. Sa diyang naminyo na, Jesus, marinyo siya. Ready? Ustahan na to. Ano sa katapusan niya? Naghatag ka flowers sa iyong partner. When was the last time you gave flowers, you gave chocolate to your partner? Nakalit, bisan ako?
Bata na ni si Jesus. Makabuhat lang ni siya kung naay okasyon din eh. Ha? Kung naay okasyon din eh, makadawat lang ni siya buha. Kaya di ko mas okasyon, ako mangihata niya, ilabay ni paliko. Gusto kang buwak? Pumatanong, ganahan kang buwak? Ah, syempre. Ay, pakatanong. When was the last time you give chocolate to your partner? Giundangan na naman, Pastor, kay Diana. Amo na giundangan hatang, Pastor, kay Diana, Pastor. Diabetic. Na commitments to work right now. Don't stop saying I love you to your partner. Naman na si Mrs. I always say to her, I love you. Bisag di ko. Bayan. Kasi mo mamugos ko niya. Wala gi ko reply. Wala yung receive mo reply. Commitments. Let us rejoice. This is a year of rejoicing and renew our commitments. Commitments to our parents, our partner, commitments to the church, the pillar and the ground of truth, and to our pastor. We have a commitments to our church. Nga naman, this is not the church of the unbelievers. This is our church. And even unto our pastor. Dapat i-renew na ito at ang commitment na ito sa itong simbahan, sa itong pastor. Nga naman, I'm not saying this because I am a pastor. I say this because ato ning buhaton ngadto sa mga pastor. Dili lang kay sa ako dili ngadto sa atong mga pastor. Nga naman, dili lang kay usa lang ka pastor ang gigamit sa Dios sa imong ginatuman. Na-mold ka sa Ginoo, gi-mold ka sa Ginoo, ha? Pinaagi sa mga different men of God na iyang giagi da sa imong kinabuhi. That's the reason why na-mold ta karon, na inaanit ta karon, because of those pastors who labored for us. And don't forget those people. Amen. Don't forget. Huh? Usay si pastor, mukha talang sulpot din. One time, last mo din, last niya, alay mo. But, sa yuha na kong gigan, di sa mo. Mamahaw tanya, pi. Huwag ka siya, pastor. Na-timing ito nga, nakaluto ko ginunonan. Bangos, niya paborito nga niyang bangos. Tato ko sa kapit. Studya rin siya na. Lumban. Insulin ni mamami. Ito, kila ba na? Siya, maulit na. Iko. Palinduha ako. Ako sa kita ka. Insulin ni mamami. Why? Because he is my pastor. Alright. He is my pastor. One time, nag-raise ka rin para sa katong ito. Hindi ko ba, may kuha sa schedule, yung buo sa pastor's fellowship, di ba? What year? They prepare. Kita niya ang sa bugas, kita niya ang sa nag-cancel niya. Ay, tungkol kay akong time ay sulay ko rin. And then, ako ko siya kikan niya, ang parking ay sulay ko saan. Ay, ang parking ka sa pangalan, gusto. May gani ka rin, kailangan ang Petron, pumapark ka sa Petron, bayad ka. So at least na lang, bayad kaysa maklam. Diba? Ay, bayad na lang, kagbay 5 ang oras kaysa matuwing. Oh. Wala na yun, pero namot na ng bugas, o ako yung hati dito. Maso na ang bugas. Oh. Ang bugas, nyamot man.
isda gida ko pon. And many people, many pastors nagigamit sa Ginoo pag mold sa akong Ginoo. Eh, diyan ang budget ko. Kung saan niya anak, pasundili ko dyan, pwede. Every summer na ako dito. Kaya may message sa Batong Diyos, wala ko, pastor, pwede ba ka makawali ko sa ako? Di ko, yes. I am willing. Then I saw pasundili dito. Please continue praying. Say, I'm with God. Pero, karoon na. Wala siya pala. Kaya mga tao magigamit ang Ginoo, diri nato. Di nato sila kalimutan. Na naman nahimo silang parte sa kong kinabuhin. Mga mungan, kung may natin na kaya. Maybe, bati ang ilang natampo nato, pero dako na natabang nato. Na naman, na mold ang atong tao. Diba? Commitment to the church, the pillar of the ground of truth, and to our pastor. Commitment to our personal God and Savior, Jesus Christ, our provider and protector. No? Do not take commitment sa Ginoo. Our personal God and Savior, the Lord Jesus Christ, our provider, our protector. The reason why, mga Isoan, we have safe and sound, we still alive and kicking, because of our God. Ang Ginoo committed siya pag-provide sa atong Panginoon. Ang Ginoo committed siya pag-protect nato. To save us, to make us safe from danger. The Bible says, mga Isoan, in Psalm chapter 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me, Thy rod and Thy staff before me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Psalm chapter 23, verse 1 to 6. That's not enough. Ngayon nyo na ito ang commitment sa Lord. Valley. I always remember my soul. When it talks about valley, no, the valley is deep. The valley is dark. And the valley is dangerous. But do it to my Lord, because God is with us. Welcome, let us welcome this year 2023. This is a year of receiving the chances to correct our past. A year of rejoicing and renew our commitment. A year of recharging and accept another challenge. This year. Ligat ano? A year of recharging and accept another challenge from God. It's another challenge. Nahumana nato ang 2022. Yes! 2022 is past now. Another year. Pumunta ka ba nung sinin? Unsa na po ng atong masugatan? Diba? Pumunta ka ba nung? Labi na po sa Pilipinas, may iso mo lang. May lumdong ko kanyan ito, magsakay may tricycle, di ka sa Panglaan na itong merkado. Ang kanang merkado sa una, ang tawag ng mga nakandawi. Sakay may tricycle, Panglaan. Asa mo, Mandawi? Nga Panglaan, bilong din sa Mandawi. Ha? Kisa ito ka Mandawi, Dre? Maupon mo? Mandawi. Imbis merkado, ang tawag Mandawi. Yan si Mama, pero minti na makita o lali sa drive-in sa tricycle.
kay sabakon man ko. Okay. Dako na ko niya sabakon lang ako para makasave sa pliti. Yung pliti atun tayo mga figuro. Murag, dos, tres ba to? Ay, ano mo, bangutan ang pila sa tutuhin ka, niya karon ang pliti di ay sabal-habal, 50. No? So, ano, magbagulpol ka, nandita masukliyat, 25. 25 stapos lang, di nilang makasukliyat, sabita stapos din muna, makigaway at drive, di muna sa konduktor. So, karon ang pliti po din ang mahala. Di ba? Last May, dito kami ni Mrs. dito ng Siargao Island, ang pliti 500 ang tricycle. Imagino ni mo, 500? Parinder. Jesus, my Jesus. Kami Mrs., wala yung problema sa kaon dito. Pliti. Wata kay baloon siya pang mga panghitabo na itong masugatan. Wala pa. Huh? But I believe, just like 2022, kaya din ito to pass. Easily. Why? We have God. Amen. Huh? Here's the Apostle Pablo, my exhort, brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Press toward the mark. No? Nga naman, kung ikaw mga igsoon, magpadayon ka. Ah, isip mo sa karaner mga igsoon, sa lumba, sa dagat, mga igsoon, you undergo a lot of obstacles. Kung kinahanglan niya, imong humnon ang race. No? Because we heard a lot of, we heard a lot. So, sa ka-story, mga igsoon, na his country never sent him to win the race, but to finish. Huh? Just like us, wala tagiluwas sa Ginoo para mukwit. Remember this. Amen. Christians, wala tagiluwas sa Ginoo para mukwit. Wala tagiluwas sa Ginoo para muundang. Wala tagiluwas sa Ginoo para muayaw. Giluwas ka sa Ginoo para mupadayon. Amen. That's the reason why we have padayon 2024. Yeah. God save us to continue to press toward the mark. Move forward. Yeah. Our theme this year, soar high for the glory of God. Panahon na maigsoon, nga itong ikayaw. Panahon na, nga itong ibugsay, nga itong mga pako. Pasaka sa taas. Maras kay mayahat. A challenge to follow the plan. No? This year, let us accept the challenge. A challenge to follow the plan of God. Kung last year, mga igsoon, wala na ito na follow ang plano sa Ginoo sa atong ginabuhi, karong nga tuig, mga igsoon, ato nang sundon, ato nang ibutang, mga igsoon, it is a great challenge for us to follow the plan of God in our life. Nga naman, I always remember what my pastor said. When you fail to plan, you plan. But God is not a failure. The reason why we fail, because of us. Don't blame anyone. Blame yourself. Yeah. Usahay mong goy, bangayin siya mo. Kaya bitang dili ka kadawat sa imuhang failure, imong iharpasa sa upan.
Nabantay mo? Ha? Di ka ka-accept na failure dahil ka. Imong i-blame ang ibang tao. Siya mong what? No. Dili siya. Dili si bisan kinsa. Ha? Na-fail ka, failure ka, dili tungod sa mga komunista. Dili tungod sa ekonomiya. Tungod nimo mismo. We are the one who made ourselves a failure. Nganong daghan man lagi ni success sa ilang kaugalingon. Nganong daghan man mga tao, daghan po mga kailangan ni success sa ilang kinabuhi. Daghan mga obstacle ilang niagian, daghan mga trials ilang nasuwayan. Pero, ha? They don't matter it. They continue, they are moving forward and moving forward and moving forward and moving forward and they become successful in their life, in their career, with God! Usahay, makadungog pa ka, giunsa sila paghusga ka niya. Ay, maabot eh. It's sama. Ang pamilya, inana, inanak ko ka. But no. We have God. And we can make a difference. Don't blame anyone. In your failure, don't blame anyone. Nor God. Blame them for yourself. A challenge to follow the plan of God. Ngayon man, ngayon di man ito ma-blame ang Ginoo. Because doon ay nindot kayo ang plano sa Ginoo. Ha? Nakalatag ang plano sa Ginoo. Kasi sa na to. Ha? Para na to di-accept ang plano sa Ginoo. Kung naglimot ta, huwag at ipagalimot. A year of recharging and accepting another challenge this year, a challenge to follow God's plan, a challenge to be faithful on our promise to God. May kita mong kantas, standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages. Kanta rin ako ito. Ha? May kita mo, panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Yan, tagalapulapu, may kita mo kanta ng ilang kanta nga. Lapulapu, lapulapu, sa panggubatan, dito sa maktan. Wala na, bukong tagalapulapu. Sa to ba? Parang team song, no? Lapo-lapo ang alay. Pero at the end, hindi ka na dito puto. What did you promise to God? Be faithful to the promise. Ngayon naman ang ginokit po na sa ako. Ha? Ikatong landas. A challenge to have faith in God always and trust His power. We are welcome the year 2022, not because of us, but because of God's power. And I still believe we can finish, we can overcome, this year 2023, and we can overcome the challenges, the obstacles in this year because of God's power. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge him, and he shall direct thy ways. And trust in the Lord. The Bible says it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Huh?
Okay man, mga tagumpiyansa sa tao, ba't saligi lang ang Ginoo? Iyan ang Ginoo, tras? Sometimes, pag done out ang mga exam, magayon mo Lord, sakto, pagkani. Iyan ang Ginoo, salig lang. Salig lang. Oh. Lord, murag buyaw mali para na ako. Salig lang. Oh. Sa ako nag-ingon, mga exam, when I first arrived in this area, ha? Kanhulaw mga Ikson as a pioneering mission work. No? I survey the place. Okay, ngayon ko, Lord, doon sa may plano niyo muna ako. Makasurvive ka po doon eh. Doon ka na pang ingon sa Ginoo, salig lang. Yeah. O saya akong gagamit. Kumunsa gito doon sa pastor na ako. May akong gagamit. Iyon ang Ginoo, salig lang. Sometimes, doon ay panahon niya, nagatubang ng mga problema sa ministry. Usahin, mahangad ko, mag-question ko sa Ginoo, yung nag-iho, salig lang. Salig lang. Salig lang. And look at us now. 15 years. Amen. Amen. No? Katawa niya, nag-ahapon dito sa Midlas, ha? Sa simbahan, nag-isigot na nila. Hilong lang yung ko, naminaw ko nila. Si Brother Nani, hindi na daw siya ni Blessing, na, wapong hindi ko sa muna, panagkaroon mo. Ewan ba, Nani nga, wapong sa muna, tawag ka na pas mo. Nag-isigot sila kang mga pala, walang yung ko, hindi yung ko. Kailangan ako sa una, wapay, 3 minutes, suspect na. Eh, pumunti ko ko sa una. Nabari ako ang kailangan voters ID na ko. Ano ako? Huwag pa'y krimen, suspect na. Kaya sa kini nga kung atay, kumutindog ko diya sa tubangan. Do I tricycle, mahulong na ko? Taxi. Ah. 15 years. Kamod na sa gingon sa Ginoo, salig lang. Amen. Salig lang. Ah, salig lang. Yan ingnon tika, yan yung bundaga. Bisag unsa pa ng atong magian, nakalisod ang intuiga. Just us. Salig lang. Let us welcome this year, 2023, a year of receiving chances to correct our past, a year of rejoicing and renew our commitment, a year of recharging and accept another challenge this year.